Kaya nila. Kaya huwag kayong masyadong mag-isip. Ang bangus sila tayo na yan. Kala kasi natin eh, dahil sa mansanak. At iba pa ang ano ng mansanak, binibigyan pa ng ibang kaugugan. At saka, sa totoo lang, hindi naman talaga mansanas. There's no such word in the Bible na apple talaga. Sinabi ng Diyos lang na you are the apple of my eyes. Ibig sabihin din, mahal na mahal tayo. Doon sa Salmo, diba? Pero hindi yung apple na binabanggit doon sa ano, sa Adam. Baka kalamansi pa ngayon. Umangka pa ngayon. O bayabas yun, diba? Pero natin masasabi, baka pakwan. Imitas lang daw. So, we do not know. Ayaw kung ano yun. So, the important theory, we are going to be. So, itinatak yan. Okay. Sabi na, isa pang malagang katotohanan mula sa dakilang atas ay, ako ay laging kasama ni inyo hanggang sa katapusan o ng palahin. Yeah. So, yun ang mga pangako. No? Kaya, mga kapatid, dapat maging seryoso. Maging seryoso. Lagi ang sinasabi ko, we must be serious in our Christian life. Hindi tayo pwedeng, atin ka sa simbahan, awit-awit na doon, tapos na. Marami pa kayong kulang, alam ninyo yan. Kung alam ninyo yung anong pagkukulang ninyo. God, I believe the Holy Spirit is touching your heart. And alaban ninyo ang Panginoon. Hindi naman talaga totoo yan. Hindi yan talaga na minilip. Right? He will just let you. Pero pag ang ginagawa mo ay hindi tama sa panuntunan ng Panginoon, because of His love, He will chastise you. Kumisa, igugulat ka lang, ang pupulo mo. Tigas ulo mo, kanyang po. Kung kaya natisod ka, something God is reminding you. So, just be aware of that. No? So, kailangan lang talaga natin no, ang holy obedience talaga. So, seryosohin natin ang ating buhay. Mananampalataya. Okay? So, papaano natin yan? Papaano natin ang okay, and another question. Bakit kaya ang mga tao ngayon na gustong tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas pero ayaw magpabautismo? Mayroon ganun, di ba? O kasi, ang bautismo kasi, have to tell you, hindi naman talaga ito nakakaligtas. Tandaan po natin, ha? Hindi po nakakaligtas ang bautismo. But, baptism is part of our salvation. Obedience for those who really accepted Christ as their Lord and Savior. Nalala niyo yung 3,000 na nadagdag doon kay Pedro? Anong ginawa nila? Nakinig muna sila sa salita ng ating Panginoon, ang writer niyo. Nagpabautismo sila. And 3,000 added to the church at that day. Sabi ko nga, Lord, sa akin kahit na ano na lang, bawat linggo na lang, 3-4 na magdagdag sa church ko, pwede na. Diba? 1% of the 3,000. Diba? So, who can do that? You, the devil. Because of the good news, dapat mahalin ka. Hanggang sa pinagin na ituturuan natin hanggang sa sila ay magpa-autis. Okay? So, sabi niya doon sa Gawa 2:41, kaya at mga tumanggap sa ang mga tumanggap sa sinasabi niya ay nagpabautismo at sabi niya, nadagdagan ang alagad ng may 3,000 katao na yung binanggit ko niya ng araw na yaon. Sabi niya sa John chapter 14 verse 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking tinuturo. So the question there is, do we really love the Lord? Mahal ba natin ang Diyos? Amen. Okay, palakpakan po natin ang ating Panginoon. But I believe you love yourself. Tama ba ako? Mas mahal niyo sarili ninyo. Tama ba? Tama o hindi? Tama. At yan ay hindi dapat. Dapat ay pinuuna natin. Ano sino mong magmahal sa kanya? Pagkagising natin sa umaga, akat, hindi lang sa mukha. You have to remember, yung mukha ninyong yan, iyaya lang yan ng Panginoon. You are already wonderfully made. Sabi sa sakas. That's just a blessing of the Lord. Kaya dapat magpaan tayo. Kung wala kayong mga depekto, magagaling kayo umawit, magaling kayo mag-isip, matatalino kayo. You have to be thankful. Yes. Dapat natin isipin yun. No? Pero ang tanong dito is, do you really love the Lord? Yes. Amen. So, anong gagawin? Sabi niya, ang totoo na na umiibig sa kanya ay ano? Sumusunod sa kanyang mga inuutos. So if you really love the Lord, are you ready to follow?
follow what he is commanding you to do. Handa pa tayo sumunod? Amen. Amen. Napakas po natin. Return in the Lord, whether we like it or not, we have to think. Kasi pag hindi talaga natin sinunod, tandaan po ninyo, dahil kayo mismo ng mga tatay at nanay, pag hindi sumunod ang anak ninyo, anong ginawa nyo? Pinapalo ninyo. Hilain ng ganyan, hilain ng ganon, kahigain, hampasin ng, yung tubo. Taka ni Cruz dito. So yan. Di ba? Oh, pagdating naman sa lady, yung mga ano, yantok. Okay, ano gusto ninyo? Oh. Ama ko lang sa Manila, tumulo lang. God will chastise you. Kaya kung talagang mahal natin ang Diyos, wala na tayong ibang paraan kundi sumunod tayo. Sumunod tayo sa pagbabautismo. Because that is the command. Kaya alam ko, no? Na pag kayo ay bautismado na, you will see the big difference in your life. You will see. Kung ikaw ay seryoso sa iyong pagbabautismo. Diba? Because baptism is obedience, following the command of the Lord. At ito ay isang panatandaan na tayo ay mahal talaga natin.